Isa pong mapagpalang araw sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating pong ginagawang programa. Pinapasalamatan ko po ang ating mahal na Diyos at sa loob ng ilang linggo ay patuloy po kayong sumusubaybay at patuloy niyo po kaming sinasamahan sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sadyang napakabuti ng Panginoon at bagamat may mga pagsubok, bagamat may mga tayo ay humaharap sa mga iba't ibang mga sitwasyon ng buhay, ay patuloy pa rin po niya tayong pinapatnubayan at makikita po natin na patuloy ang araw, ang buwan ay patuloy po na lumilipas at tayo nga po ay nalalapit na naman na pumasok sa isang panibagong taon. Mga kaibigan, mga kapatid, umaasa po ko na sa mabuti po kayong kalagayan at patuloy kayong pinapatnubayan at patuloy niyong nararanasan ang biyaya ng ating mahal na Diyos. Kung matatandaan niyo po, ang pinag-aaralan po natin dito ay yung temang In the Image of God. Pinag-usapan po natin noong mga nakaraang linggo yung Designed in the Image of God, Genesis 1, Developing the Image of God, Chapter 2, Damaged Image of God, Degenerating Image of God, and Chapter 5, yung last week lamang po ay Downloading the Image of God. So mga kapatid, sana po ay nabibless kayo sa mga binabahagi ko po dito sa ginagawa po nating pag-aaral. At ngayon po ay nandun po tayo sa ika-anim at ang linagay ko po dito is the Dying Image of God. And that is in Genesis chapter 6. So makikita nyo po yung development, no? Una, na-damage, nag-degenerate dahil palala ng palala. And dito po sa 6, chapter 6, yung simula po ay Dying Image of God. Sa mga kaibigan po namin na ngayon pa lamang pong sumusubaybay sa programang ito, samahan niyo po kami at nawa po ay mabless kayo sa atin pong gagawing pag-aaral ngayon. At sa lahat naman po ng mga nandito na at lagi namin kasama, ay maaari niyo na po mga kaibigan, mga kapatid, i-share ang videong ito. At sa lahat po ng mga may prayer request, pwede niyo po ilagay dyan sa comment box. Hindi ko man po mabasa ngayon dahil most of the time, I'm focused po in delivering our message. Ay yan po ay isasama po natin sa prayer po natin sa Wednesday or kung hindi Wednesday, ay Friday or Sunday. Abangan nyo lamang po and we will surely pray for your prayer request. So mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po ulit sa inyong pagsubaybay. Tayo pong lahat ay yumuko sa isang panalangin sa ating pagsisimula. Ama po naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo na sa oras na ito ay mag-aaral kami ng inyong mga salita. Tulungan kaming maunawaan ito, magamit po sa aming araw-araw na buhay. At Panginoon, sa oras pong ito, itinataas ko rin po ang aking mga kaibigan, mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Tulungan niyo po sila, samahan niyo po sila, iparamdam niyo Panginoon na napakalapit niyo po sa kanila at hindi niyo po sila pababayaan. O mahal na Diyos, may mga request po ng aking mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Hinihiling ko po ang kagalingan at ang ganun din po ang pakikisama ng inyong banal na Espiritu sa bawat isa. Nawa Panginoon, kung sino man na may karamdaman ay inyo pong pagalingin, ang sino man na may problemang pinansyal ay inyo pong ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat mahal na Diyos, hindi nyo po kami papabayaan at gagabayan nyo kami sa aming pag-aaral ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. So again mga kapatid, mga kaibigan, ang topic po natin is the dying image of God. At ito po ay nasa Genesis chapter 6. At mapapansin po ninyo, dito po sa Genesis chapter 6, this is the story of Noah. Natandaan nyo po ba sa chapter 5, yung huli po dun sa genealogy ay si Noah? At pagdating sa chapter 6, ipinepresent po dito na kung saan, kung babasahin nyo pong buong kwento, yung character of man was so corrupted that God needed to do something to prevent it from totally dying. Ano po? Kaya nga po, ang tema po natin sa pag-aaral natin ngayon ay let us not allow the enemy to totally destroy the image of God in us. Alam po natin sa ating mga nakalipas na pag-aaral at ganun din po sa mga maraming mga sinasabi ng banal na kasulatan, ang nais ng kaaway ay walang iba kundi sirain yung image and likeness of God sa atin. Naalala nyo po yung study natin sa Genesis chapter 1 na nakita po natin doon that we were created in the image and likeness of God and the command to multiply and replenish the earth dahil tayo po ay tagadala
ng imahin ng Diyos. It is like saying, kalahatan ninyo at ipakita nyo sa buong mundo ang character ng ating Panginoong Diyos. So destroying the image of God will somehow, ano po, parang ang dating ay pag nasira yung character ng Diyos sa atin, ay we do not carry anymore the character o yung image ng Diyos sa ating buhay. So ang gawain ng kaaway, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, is to destroy it. Para nang sa ganun, mawala tayo sa tamang direksyon at tayo po ay talagang tuluyang masubsob sa tinatawag po nating kasalanan o pagkakamali. At dito po sa pag-aaral natin sa Genesis chapter 6, meron lamang po akong 3 points na gustong i-share po sa inyo kung paanong ang kaaway ay gumagawa ng mga iba't ibang mga pamamaraan upang nang sa ganun masira ng tuluyan yung ating koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang yung koneksyon natin, kundi lalong higit mawala ng tuluyan yung image and likeness of God in us. Yung mga lessons po natin last time, ano, kung makikita nyo po, kung sumusubaybay din po kayo sa mga Friday na pag-aaral po natin, ay ine-emphasize rin po natin that the work of education and redemption, ito po'y iisa. And that is to restore the lost image of God in us. So, subaybayan nyo po mga kapatid, samahan nyo po ako dito sa 3 puntos na aking pong ibabahagi at nawa po'y mabless kayo. Mapulot nyo po yung mga magagandang aral dito. At ito po ay sinummarize ko into 3 letter A's. Kung paanong ang kaaway ay sinisira at hindi lamang yun, yung koneksyon natin sa ating Panginoong Diyos ay kanyang pinipilit na putulin. At ang una ko pong linagay dito ay yung tinatawag po natin yung attraction. Bakit po attraction? Tingnan po ninyo ang sabi sa Genesis 6 verses 1 to 2. When man began to multiply on the face of the land and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were attractive. When man began to multiply on the face of the land and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were attractive and they took as their wives any they chose. So makikita po natin dito mga patid na ang dinidescribe po dito ay yung tao daw po ay ano po, sila po ay attractive. Meron pong description dito yung sons of God and daughters of men. Alam po ninyo, merong isang magandang pag-aaral po tungkol dyan. May ilan kasi na ang sinasabi nila, yung sons of God daw po ay angels, ano? Tapos yung daughters of men, ito daw po yung mga tao na tayo, na mga makasalanan. So sabi nila, nagkaroon daw ng pag-aasawa yung angels at saka yung tao. Well, in reality mga kapatid, mga kaibigan, we do not adhere to that because yung terminologies na son of God, ang ibig sabihin po niyan in simple terms ay mga taong sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Ito yung mga taong talagang they are in line with the Lord. And yung daughters of men is a description na ang ibig sabihin po, ito yung mga tao na kung saan ang kanilang isinusunod ay yung laman. Ano po yung kagustuhan lamang nila. At ang pinapakita po dito, yung mga tagasunod ng ating Panginoong Diyos, yung mga taong naniniwala sa salita ng ating Panginoong Diyos, mga taong naniniwala sa Diyos, nakita daw po nila na attractive yung mga tao na hindi sumusunod sa ating Panginoong Diyos, and they took them as their wives. Kaya pong linagay ko po dito, yung unang word po natin is attraction. Ang kaaway ay gumagamit ng mga pamamaraan to attract us. Para nang sa ganun maging attractive yung mga bagay sa sanlibutan na maglalayo sa atin sa ating Panginoon. At kung babasahin nyo ng tuloy-tuloy ang kwento ng Genesis 6:1 hanggang tuloy-tuloy, makikita po ninyo na ang mga anak ng Diyos, yung mga taong sumusunod nung una sa ating Panginoong Diyos, sila ay na-attract at hindi lamang na-attract, sila po mga kapatid ko ay naligaw. Sila ay na kumbaga mga kapatid, yung sa halip na straight na paliku sila mga kapatid, ano? Kumbaga parang nagda-drive ka, masyado ka na focus doon sa billboard na bangga ka tuloy. Ano? So ang puwi ko mga kapatid dito po, yung attraction. May mga ginagamit ang kaaway to attract us so that we will not be attracted to God. So that we will be confused. So that we will lose our connection to God. But in reality, mga kapatid, when we study the Word of God, when we study ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang mas attractive po ay yung tinatawag nating purity.
What's more attractive? Purity, confidence, faithfulness, humbleness, high standards, and relationship with Jesus Christ. And no wonder in the Bible, laging pinipresent that Jesus is our greatest treasure. Makikita po natin na ilang beses na pinapakita po doon na ang kayamanan natin, ang higit na kayamanan natin sa sanlibutang ito ay walang iba kundi magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. At maging si Pablo, ulit-ulit niyang sinasabi, ano? Sabi niya, lahat ng mga bagay, I consider it garbage. Kinonsider ko na ito yung mga walang halaga compared sa ating Panginoong Jesucristo. But, mga kapatid, we do not deny the fact that ang dami sa paligid natin nagagamitin ng kaaway so that we will lose sight of what's more important. Alam niyo yon yung parang ang tingin natin pag minsan mas mahalaga yung mga bagay na nasa salibutan kesa sa ating Panginoong Diyos. Ano yung mga bagay? Siguro maganda pong itanong, ano yung mga bagay na naa-attract tayo na kung saan ay nailalayo tayo sa ating Panginoong Diyos? Dito po sa Genesis 6:1-2 ay ang isa po na sinabi dyan ay yung, dito po literally is relationship. Mas nakita nila na attractive. Alam po ninyo, ako po ay nagka-counseling. Pag ako po yung nagkakasal, I require them. Ayoko po magkasal ng walang counseling. At least 4 to 6 sessions of counseling. At lagi ko pong sinasabi na ang attraction should not just be on the outward. Kasi yung outward natin, mga patid, appearance, it will fade. Pero yung inward, yung character, pagpatuloy na lumalagot na babago, lalong gumaganda ng gumaganda. At hindi lamang yun, mga kapatid. Alam po ninyo sa relasyon, well, sa lalo na po sa mga kaibigan, sa mga kabataan na sumusubaybay ngayon sa ating programang ito, minsan na nangyayari po, di ba po, pag ligaw-ligaw, ang nangyayari po, hindi pa natin nakikita yung true character of that person. Ano po? Kaya, kumbaga sabi nga nila, yan daw yung best version of you kapag ligaw-ligaw pa lang. Pero pag mag-asawa na lumalabas yung mga bagay na hindi natin na-discover noon. Kaya ang point, ano ang nag-attract sa atin, sa ating partner? If it's just the outward appearance, then we need to go deeper. Kailangan tignan natin na hindi lamang yung outward appearance, kundi lalong higit yung relasyon sa ating Panginoong Diyos, pati yung character ng tao ang ating tinitingnan. So dito po sa kwento, sa Genesis, makikita natin na somehow we can say that they were just attracted with the outward appearance instead yung character, instead yung faith in God. Ano pa, mga kapatid? Aside from relationship, alam po ninyo yung mga gadgets today, they are very attractive to the eyes. Ano? Makikita po ninyo, yung mga gadgets ngayon talagang parang gusto mong magkaroon. Kasi imagine nyo, alam po ninyo, inabutan ko yung cellphone na di keypad pa. Well, yung iba, na mas, alam ko po yung mga subusubaybay sa atin na mas nauna pong nabuhay o na pinanganak kesa sa akin, mas naabutan nyo pa na wala pang mga ganyan. Pero ngayon, ang inaabutan ng mga kabataan ngayon, talagang smartphone na you can do whatever you... Alam nyo yun, yung sa phone mo, lahat pwede mo nang gawin. Pwede na siya mag-serve as your computer. Lahat ng mga kapatid. And somehow, I'm not saying na masama na magkaroon yan. Pero most of the time, we are too attracted to it na ang nangyayari minsan, we forget yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang yun, minsan po ang nangyayari, tayo ay nakakalimutan nating magtapat sa ating Panginoon sa iba't ibang mga pamamaraan dahil we are too busy earning money to get those gadgets. We are too busy with our gadgets, sometimes even sa church. Ang nangyayari po ay too busy with the phone. Ano? Minsan po ay alam ko naman na ang phones ngayon may Bible na. Ako po, somehow techie rin po ako, na mahilig rin po ako sa mga gadget at ginagamit ko po ito for my Bible studies and everything. But in reality, pag minsan po kahit sa church na dadala natin yan, sa alip na tinitingnan natin, Bible natin, ang ino-open natin ay mga kung ano-ano, mga bagay na, alam nyo yun, yung mga... Anyways, mga kapatid, ang point ko po dito, there's nothing wrong with that, but sometimes we are too attracted to it na nawawala ang focus natin sa ating Panginoon. Ano pa, mga kapatid? Sometimes we are too attracted with signature clothes. At minsan may mga tao that they feel that they are more important when they are wearing signature clothes. Again, mga kapatid, please, mga kaibigan, don't get me wrong. I'm not saying na maling magkaroon ng mga magaganda, ng mga may tatak, ng mga damit. Well, of course, if you will discuss about quality and quantity, of course, you go for quality. Or sabi ng iba, if you discuss quality and quantity,
you go for practicality. Pero ang point, mga kapatid, sometimes may mga tao na they feel more important when they are wearing signature clothes. But in reality, napag-aralan po natin in Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, that even before you have that, you are already important sa ating Panginoon. So when you are attracted to God, when your focus ay nasa ating Panginoon, you will be reminded na kahit wala yung mga bagay na yan, tayo po'y mahalaga sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang tanong ko po, mga kapatid, yung mga gadgets na meron tayo, yung mga damit na meron tayo, yung mga relasyon na meron tayo, tinutulungan ba tayong makita ang ating importansya sa ating Panginoon? Tinutulungan ba tayong mapalapit lalo sa ating Panginoon? Or ang nangyayari po sa atin ay nadidistract tayo. Aside sa nadidistract tayo, ang nangyayari po ba ay nalalayo tayo sa ating Panginoon? Kung yun ang nagiging dahilan, mga kapatid, then somehow, it could be that those blessings are being used by the enemy to distract us, to lead us away from God. Kaya po yung mga blessings, mga kapatid, it's good that we have blessings. But if it's leading us far from the Lord, then yung blessing natin can be a curse. So mga kapatid, marami po mga tayong mga pwedeng pag-aralan, marami po tayong pwedeng pag-usapan when it comes to attraction, but ang point po natin dito, let us make sure that Jesus is far more important than anything in this world. Ituon natin sa ating mga puso't isipan na walang ibang makaka-attract sa atin, walang ibang mas attractive kundi ang relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, mayroon pa nga akong nabasa, sabi niya minsan daw yung laziness may appear attractive but work gives satisfaction. May mga tao daw po na na-attract sa pagiging tamad. Alam nyo yun, nakatambay, nakaupo, nakaigalang, walang ginagawa. Pero in reality, sabi dito, yung work daw po, it gives more satisfaction. And the Bible says that. Ha? Malino po yan sa Bible na talagang we are to work. Ano, hindi tayo pwedeng tayo ay lazy o tinatamad. Kaya po ang tanong dito, mga kapatid, when we talk about attraction, what do you really want? Ano ba yung mga bagay na gusto natin? Do we want Jesus more than anything else? Well, practical things. Pag tayo nag-uusap about practical things, ano ba yung mga bagay na gusto nyo, mga kaibigan ko? Mag-isip nga po kayo, isipin natin, ano ba yung mga bagay na gusto natin? Na gusto nating magkaroon? At ito daw po ang magandang principle na natutunan ko when you want something. Pakinggan nyo po ang sabi dito, you should know what you want. You should know why you want it. So aside from knowing what you want, you should know why you want it. Because if you don't know why you want it, just give yourself a few weeks, then you won't want it. Or you don't want it anymore. So hindi mo na siya gugustuhin. Kapag ang nangyari po ay gusto lang natin ng mga magagandang gadget, gusto lang natin ng mga signature clothes, but we don't know why. Hindi enough yung reason natin to sustain or para talagang ma-convince tayo that we need it. Ang mangyayari daw po ay ilang linggo lang ayaw na natin. At mapapansin po ninyo yan sa mga tao ngayon. Kahit sa mga bata, bilan mo ng laruan, gusto lang nila, nakita nila, after one week ayaw na. Yung mga anak ko po ganyan ngayon, bibilan sila ng mga tito, tita nila, ng mga laruan, ng gusto nila. Sa unang linggo, talagang yun lang ang linalaro. 2 weeks, 3 weeks, pagkalipas ng ilang linggo pa, wala na po. Nakatambak na lang doon sa bahay. So anong ibig ko sabihin? Hindi ko sinasabing masamang magkaroon. Pero ang point ko, we need to be clear why we want things. Meron tayong reason for wanting it. So that alam natin na kahit na yan ay umabot na na 1 buwan, 2 buwan, dahil alam natin bakit natin ginusto yon, we will still want it continuously. Kahit na may lumabas pang bago. So again, una mga kapatid ko, yung attraction, Satan somehow is using yung mga attractive sa bagay, na mga bagay sa paligid natin o mga tao sa paligid natin so that tayo ay mailalayo niya sa ating Panginoong Diyos. So let us make sure that Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinaka-nakaka-attract sa ating buhay. Yung relasyon natin sa ating Panginoon, wag nating imis mapatid. Sana po wag po kayong mapapagod na
na sa tuwing aking sinasabi at kayo po'y pinapaalalahanan na mahalaga na basahin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos so that we will know that truly He is our greatest treasure. Ano pa? Tingnan po ninyo ang sabi dito sa text po natin sa Genesis 6 pa rin po. Ang sabi po doon sa dulong phrase, "And they took as their wives any they chose." Ang linagay ko po una, sa tingin nila, they were attractive. At ang sumunod, they took as their wives any they chose. So una ko pong linagay, attraction. Number two, ang linagay ko po is association. Ang nangyari po, they associated themselves to the ungodly. At ang nangyari po, instead of the godly influencing the ungodly, ang nangyari po baliktad. Ang nangyari po kung sino yung mga naniniwala sa ating Panginoong Diyos, kung sino yung mga nagki-claim that they are following God, sila po yung nadala. Mababasa nyo po sa buong kwento ng Genesis chapter 6. Kaya nga po yung kwento ni Noah, alam ko po na alam ninyo na ang story po yan is about the flood. Kailangang ipadala ng ating Panginoong Diyos yung flood because people ay talaga pong yung image ng Diyos, yung kanilang relasyon sa ating Panginoong Diyos ay wala na. At alam po ninyo, sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:33, "Bad company ruins good morals." Kaya, ibig sabihin yung mga kasama daw po natin, mga kaibigan natin, somehow they can really influence us. Kung ang lagi natin, naalala ko po nung ako'y bagong Kristiyano, ang nakasama ko po sa church ay mga taong ang ihilig magbasa ng Bible. Mga tao ang ihilig na makipag-usap at makipag-discuss tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos. At ang naging effect po nito sa akin, nahilig din ako magbasa ng Bible. Yun lang po, mga nakasama ko rin, mahilig rin makipag-debate. At ang nangyari po, edi dahil sila yung mga kasama ko, nahilig rin po akong makipag-debate. Ang point ko mga kapatid, kung ano yung lagi nating kung sino yung lagi nating makasama, kung ano yung kanilang ginagawa, somehow it affects us. 'Di ba po, halimbawa na lang, sa grupo, pare-pareho sila ng paboritong pagkain. 'Di ba? Tapos ikaw lang yung hindi may gusto noon, somehow may influence kang tikman din kung ano yung kinakain nila, kung ano yung tinitikman nila, kung ano yung iniinom nila. Ano po? Unless you are already very strong in your conviction that you will not do it, but most of the time tayo po'y bumabagsak sa ganong parte. Pag alam nyo yun, yung pag nafe-feel natin that we are out of place at gusto natin, syempre, magkaroon tayo ng kaibigan, mabarkada sa kanila, ang tendency at times is that we will do what they are doing. So, bad company, at times, it ruins yung mga good morals. Tingnan nyo, sabi pa na isang quotation na nabasa ko, "You cannot hang out with negative people and expect to live a positive life." Kung ang lagi mong kasama ay mga tao ang iniisip ay puro negative, mga tao na kung saan ang iniisip ay laging mga hindi magaganda, ang tendency mga kapatid, mga kaibigan, ganun din ang mangyayari. Naalala ko po noon, nung ako'y nangangaral, nagsisimula pa lamang po ako, nangangaral po ako sa iba't ibang lugar, ang pinahintulutan ng ating Panginoon na aking makasama ay mga taong masiyahin. Alam po ninyo, nung ako'y nag-aaral pa, at bago po akong mananampalataya, ako mga kapatid, mga kaibigan, ay sobrang seryoso. Ha? Sobrang seryoso po. Pero pinahintulutan ng Panginoong Diyos, ewan ko ba lahat ng halos nakakasama ko, mga joker, makukulit, aba, later on, natuto na rin maging masaya. Natuto na rin makipagbiruan. Kasi bakit mga kapatid, somehow it affects us. Ano po? Kaya po maganda dyan, let's look at our association. Paano tayo nito naaapektuhan? Ito ba ay nilalayo tayo sa Panginoon or nilalapit tayo sa ating Panginoong Diyos? Basahin ko pa po itong ilang mga quotation before I expound more. Ang sabi ganito, "It's important to remember how our friends have such a powerful influence on us and vice versa. This can be a great thing as long our friends surround your friends surround you with love, loyalty, respect, and positivity." Halimbawa na lang po, kayo ay stress na, pupunta pa kayo sa mga taong stress din, lalo po kayo mai-stress. Pag kayo ay galit na,
Alam mo yun, yung naiinis ka na, galit na galit ka. Tapos pupunta ka sa mga kaibigan na sa halip na tulungan kang mapacify ang iyong galit. Alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga sumusubaybay ngayon, ito po simpleng payo lang. Pag meron po kayong kaibigan na lumalapit sa inyo, na siya'y galit o kaya naiinis, huwag na po nating gatungan. Huwag na po nating gatungan. Ang gawin lang po natin, pakinggan natin at i-pacify natin yung kanilang galit. Kasi minsan po ang nangyayari ganito, galit na yung kaibigan natin. Talagang nagigigil na, talagang inis na inis na. Pagkatapos, naglalabas na ng sama ng loob ang gagawin natin. Naku, ganyan talaga yung si ganito. Masama talaga ugali niyan. So ang nangyayari, sa halip na kumalma siya, lalo siyang nagagalit. Ano po? So ang point, mga kapatid, sana po, we will surround ourselves with friends who will help us to be loyal, to be faithful, and to be loving sa ating Panginoong Diyos. Alam mo yun, yung panahon na down ka na, yung mga kaibigan mo ay sasabihin sa iyo, oh, balik ka sa Panginoon. Ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Yan yung mga kaibigan na tutulong sa atin so that we can grow in our relationship and in our faith in God. And even in our daily lives, mga kapatid ko, pag tayo ay lumalapit doon sa mga tao na laging ang iniisip ay negative, at laging hatred, laging mga sama ng loob ang pinag-uusapan, somehow, ganun din po ang mangyayari sa atin. Tingnan nyo, sabi pa po ng isang motivational speaker, you are the average of 5 people you spend the most time with. Kaya po, i-check natin sino yung at least 5 tao na lagi natin kasama. And somehow daw po, we can see. And when we truly evaluate ourselves, makikita natin na somehow they are really affecting us. At makikita daw po sa ating kilos, sa ating pananalita, sa ating pananamit, na ganun nga po ang kanilang influence na lamang sa atin. So mga kaibigan, ang point ko po dito, sa second point natin, yung association. Una yung attraction. Ano yung nakaka-attract sa paligid natin? Is it leading us closer to God or linalayo tayo sa Panginoon? Yung pangalawa, tinitingnan po natin yung association. Sana po we will surround ourselves with people who can help us grow in our love and in our faith in Jesus Christ. Kaya po, mahalaga yung small group and accountability partner. Yung tao na malalapitan ninyo, yung grupo na malalapitan nyo pag kayo'y down, mga taong iintindi sa inyo, tutulong sa inyo na mas lalong manghawak sa pangako ng ating Panginoong Diyos na tayo'y kanyang hindi pababayaan. So again, mga kapatid, let's look at as our association. Ito po, kung nakita naman natin na ang ating mga kaibigan ay nilalayo tayo sa ating Panginoon, hindi ko po sinasabing hindi na natin sila gagawing mga kaibigan. Alam po ninyo, ako po, nung ako po'y bagong Christian, ang una ko pong ginawa, nung napansin ko po, and when I evaluated, na halos, dahil siyempre, bago po kong a Christian nung time na yon, sabi ko, kanino kaya ako, paano kaya ako nito mag-grow pa lalo in faith? So ang ginawa ko po, sumama ako sa mga grupo na talagang nag-aaral ng Bible at talagang gustong maglingkod sa ating Panginoon. At ang nangyari po, somehow, nagdistansya po muna ako doon sa mga kaibigan ko na yung mga tinuturo ay puro mga bagay na alam po ninyo, mga, well, yung kalayawan ng sanlibutan. At ang nangyari, mga kapatid, when the Lord opened the way na ako po ay somehow stable, somehow, well, of course, only by the grace of God, I alam ko na yung sinasabi ng Bible, and I'm stable, and I will not be influenced anymore by the grace of God, ay binabalikan ko po unti-unti, at sila po ay unti-unti pinapakita ko ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, ano po ibig ko sabihin, mga kapatid? I'm not saying that you will totally end your friendship with people na nakaka-apekto sa atin negatively. Kundi ang gagawin natin, meron tayong grupo that will help us at pag tayo natutulungan, pag tayo, mga kapatid ko, ay inspired na, positive na, talagang solid tayo sa ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, we are still friends with them, lalapitan natin sila at sila naman po ang ating dadalin sa ating mahal na Diyos. But of course, we cannot do that on our own. We need the grace of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya ganun na lamang po yung importance na we are always connected to Him because we cannot do it on our own. So number one, mga kapatid, mga kaibigan, yung attraction. Number two, yung tinatawag po nating association. And lastly, ang linagay ko po dito, yung aspirations. Tingnan po ninyo ang sabi sa Genesis 6 verse 5. And the Lord saw
that the wickedness of men was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Ang nangyari po, ang mga tao daw po dito, pagdating sa Genesis chapter 6, ang kanilang intention, ang kanilang mga aspirations, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga iniisip, ay walang iba kundi puro kasamaan na lamang. Ang kanilang puso ay puno ng mga kasamaan na lamang. Kasi bakit po? It started with the attraction, association, and later on, even their dreams, even their aspirations, even those the things that they want to do. According to the description of the Bible, it's evil continually. Kaya ang tanong ko po mga kapatid, how's our aspirations? How's our dreams? How's our mindset? Kanino nakatuon ang ating mga puso't isipan? Ang mga pangarap ba natin ay para lamang ba sa ating mga sarili? Ang mga iniisip ba natin, ang mga pinaplano ba natin para lamang sa ating mga sarili? O ang iniisip natin sa bawat plano ng ating buhay is that we want to glorify God. Alam niyo, sabi ng isang writer, our intention creates our reality. Kung ano daw po ang ating iniisip, kung ano ang pumapasok sa ating isipan, kung ano yung mga pinapangarap natin, somehow, dun daw po nagsisimula yan in order for that to become a reality. So, anong ibig sabihin po nun? Kung anong pinapasok natin lagi sa ating kaisipan, yun din ang magiging tayo. Kaya nga meron po sinasabi dun na kung ano yung pinapakain natin sa ating mga isip, well, ang ibig sabihin po nun, hindi po siya literal na pinapakain yung utak. Kumbaga, ang point mga patid, it's a term na kung saan, kung ano yung binabasa natin, pinapanood natin, kung ano yung lahat ng mga bagay na yan, yun po daw po ang mangyayari rin sa atin. Kaya mapapansin po ninyo sa mundo natin ginagalawan ngayon, ako po, kami po ng misis ko, as much as possible, we have limited yung time ng exposure ng aming mga anak sa television. Bakit po? Kasi sa television, you will see na maraming mga pinopromote na mga hindi magagandang bagay. Kaya naman mga kapatid, mahalaga that we always guard our hearts and our minds. Ano yung mga pumapasok? Well, hindi ko po sinasabi, let's not be extreme as well, na ang ibig sabihin ba nun, na hindi na manunood, hindi na makikinig na kung ano-ano. No, mga kapatid, ang point mga kapatid, more than that, kailangan mga kapatid, we feed our minds with the Word of God. Because when we are feeding our minds with the Word of God, the Lord will show us. The Lord will guide us. The Lord will help us. At ipapakita niya sa atin yung mga bagay na hindi tama. Yung mga bagay na mga mali. At pag nakita natin yung mga bagay na yon, ito yung makakatulong sa atin na pag tayo'y na-expose sa mga bagay, sa mga palabas, sa mga pinapakinggan na hindi tama, the Lord will impress us. The Holy Spirit will show us mali yan. And so we have the opportunity to guide our kids. Oh, hindi tama yan, mali yan. So ang point mga kapatid, what is in our mind? Ano yung intentions natin? Ano yung mga aspirations natin? Kamusta po mga kapatid yung mga pangarap natin? Kamusta po yung mga iniisip natin? Ang ating bang mga isip, ang ating bang mga pangarap, ang nais natin is to glorify God. Ano po? Tingnan po ninyo mga kapatid. Alam nyo, maraming tao ngayon, of course, we want to finish our studies. We want to graduate. Ano po? Gusto nating makapag-aral. Ang tanong, what is our motive? What is our aspirations? What's our intention? Ano yung gusto natin? What's our purpose? Why we want to graduate? Para ba nang sa ganun tayo maka-earn lang ng maraming pera? Or para lang nang sa ganun magkaroon tayo ng degree? Well, yung degree maganda po yan. Pero kung ang nangyari po yung degree o yung ating mga pinag-aralan nagiging dahilan for us to put people down, then there's something wrong. Ano pa mga kapatid? We want to get a good job. That's good. Ano po? Okay yan. Magkaroon ng magandang trabaho. Ako po pinagpipray ko po kayo mga kaibigan, mga kapatid, na i-bless kayo lalo ng Panginoon. Para na sa ganun, pag kayo na-bless, mas lalo kayo maging blessing sa pamilya nyo, maging blessing kayo sa church, maging blessing po kayo sa mga ministry, masuportahan nyo po yung mga ministry tulad po nitong ginagawa natin or kung ano man po mga ministry yan. Kaya pinagpipray ko po mabless kayo lalo. Pero ang tanong mga kapatid, is that our intention? Kaya ba natin gustong magkaroon ng magandang trabaho because we want
na maging blessing sa mga tao sa ating paligid, sa ating pamilya at sa mga tao sa ating paligid? Or we want a good job because we just want to brag about it. May pagyabang natin, kumikita ako ng ganito, malaki yung pera ko. Ganun ba mga kapatid? Then there's something wrong. Alam niyo po, tinuturo ko rin ito in marriage counseling, premarital counseling, nagtuturo po ko yung tinatawag po na financial management. Alam po ninyo, sa Bible may nakalagay, for the love of money is the root of all evil. Ano? Pero, hindi ibig sabihin that money in itself is evil. When you love it so much, na nakukonsume tayo and we are not using it to glorify God, to help the people around us, then there is something wrong. So ang tanong ko po mga kapatid ko, mga kaibigan ko, sa lahat ng sumusubaybay ngayon, how's our aspirations? What's the intention of our hearts and our minds? Ano yung iniisip natin? Ano yung mga bagay na ipinapasok natin sa ating mga kaisipan? I hope and pray na ang ating pangarap, ang ating mga iniisip, ang ating mga gustong gawin, it all points us and it all leads us to a deeper and closer relationship with God. I hope and pray mga kapatid, sa lahat ng ating mga pinapangarap sa buhay, sa lahat ng ating mga gustong gawin, lahat ng ating iniisip, ang ating iniisip is so that we can love God more and love others. Alam po ninyo, loving God and loving others, serving God through serving others. I hope yun ang ating nasa isip. Alam po ninyo mga kapatid, yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos, very clearly from the Bible, ito ay mapapakita natin at lalabas sa pamamagitan ng pakikitungo natin at pagmamahal rin natin sa ating kapwa. Kaya po ang tanong ko po mga kaibigan sa ating pag-aaral ngayon, how's our aspiration? What's the intention of our hearts and our minds? Is it leading us closer to God? Is it leading us to serve God more? To serve others. Ang mga gusto ba nating mangyari? Kaya ba tayo nagtatrabaho? Kaya ba tayo nag-aaral ng mabuti? So that we can serve God more. So that we can be a blessing to God and to others. So again mga kapatid, mga kaibigan, tatlong bagay na ginagamit rin ng kaaway based on the story of Genesis chapter 6. Number 1, he's using yung mga attractive na mga bagay sa paligid natin to distract us from God. Yung attractions. Number 2, yung associations. How's our friends? Are they helping us to be closer to God or are they leading us far from Him? And number 3, yung aspirations, yung ating mga dreams, yung ating mga intentions, yung ating mga nais mangyari. Ito ba ay dinadala tayo sa mas malalim na pagkakonekta sa ating Panginoong Diyos? So ang linagay ko mga kapatid, don't allow the enemy to totally destroy the image of God in us. So in Genesis chapter 6, kung titignan nyo po, ano, yung last chapter po natin, chapter 5, we see that we have a loving God. A God who loves us so much, a God who created us in His image and likeness. And now in Genesis chapter 6, makikita po ninyo that this is the story that God needed to destroy. Ano po, the world through flood. And makikita po natin mga kapatid that God is indeed a just God. He's a just God because He knows the best for us. He knows the best for His people. And mga kapatid, binigyan ng lahat ng pagkakataon ng mga tao to repent and to be closer to God. And yet, makikita po ninyo sa story ng ni Noah, nagtawanan lang sila, nag-inuman lang sila, nagkainan lang sila, kinutyapan nila si Noah. And mga kapatid, at the end, pag pinag-aralan po natin, huwag niyo po kayong mawawala. Sa susunod po natin pag-aral, ito po yung last natin, yung next week po, is our last. And we will talk about yung Genesis 6 patuloy hanggang 10. At titingnan po natin, paanong magiging posible that we can still be closer to God even if we are living in an evil or bad generation. Again mga kapatid, number 1, attraction. Number 2, association. And number 3, aspirations. So I hope and pray. Lahat po ng ating mga, yung mga nag-attract sa atin, mga associations natin, mga aspirations natin, lahat ito is bringing us closer to God. And do not forget that Jesus is our greatest treasure. Walang iba mga kapatid ko.
Walang iba na makapagbibigay na sa atin ng saya, walang iba na makakatulong sa atin, walang iba na makapagbibigay sa atin ng everlasting joy, peace, love, lahat yan mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo lamang. Nawa po mga kapatid ko na bless kayo sa ating pong ginagawang pag-aaral na ito. At again, iniimbitahan ko po kayo every Wednesday, Friday, and Sunday, join us in all our Bible studies. Let's bow our heads for a word of prayer. Our great God, Heavenly Father, maraming salamat po sa aming napag-aralan ngayon. Nawa po mga bagay na aming napakinggan, na bagay na nalaman mula po sa chapter 6 ng Genesis ay makatulong sa amin upang mas lalo ang aming mga puso't isipan ay maituon lamang namin sa inyo. Umihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran. If there are times na yung mga attractions, yung mga associations, mga aspirations namin ay nilalayo kami sa inyo, Lord, help us na makita namin that you are our greatest treasure. Thank you, Lord, for sending your son for Jesus Christ who died on the cross for us. And help us, Lord, to surrender our lives to you. Lord, pinagpipray ko pong lahat ng mga sumusubaybay, mga kaibigan po namin, ano man yung mga pagsubok nila, ano man yung mga pinagdadaanan nila sa araw-araw ng kanilang buhay. Lord, help them. Help us to be in love, so deeply in love with you. Kayo po nawa, Panginoon, ang maghari sa aming mga puso. Kayo nawa, Panginoon, ang siya lagi po naming tangkilikin. Kayo po nawa ang maging pinakamahalagang tao sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon na Diyos. Pagpalain niyo pong lahat ng mga kaibigan, lahat ng mga kapatid na kasama namin ngayon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, maraming salamat mga kaibigan. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod nating pag-aaral. May God bless you all.